Hello, mga kababayan! Magandang hapon po! Papunta po kami ngayon sa location ng ipinapatayong worship house po namin dito sa aming barangay, COG Bagong Sikat, para i-update po kayo kung kumusta na po o ano na po yung ipinagbago ng aming ipinapatayong bahay sambahan pagkatapos ng 10 days na pagtatrabaho ng mga carpenter. Muli po ang iyong pong lingkod, Levi Nacino po. Welcome back to my channel. Ito na po mga kaibigan, ang kasalukuyang status ng aming pinapatayong bahay sambahan. Ito po yung harap niya. Tapos na po lahat yung beam niya sa itaas, sa lahat ng side. Ganun din po yung wall niya, yung dingding. Tapos na po yung paghahalo blocks. Yan po. Ito po yung main door sa harap. 3 meters po ito. At ito po yung loob. Ito po yung right side. Yan, mga kaibigan, mga kababayan, mga kamag-anak, mga kapatid sa pananampalataya. Dito po, ito po yung natapos doon sa ipinadala ng ating mga kapatid na nasa US, yung $1,100 at yung 30,000 pesos na ibinigay naman ng ating mga kapatid sa Sinamar COG. Yan po. Bali, tatlong bagsakan na lang po. Yung bubungan, yun po yung medyo malaki-laki. Sabi po nila, sabi po nung foreman, around 200,000 po daw yung budget noon. Tapos yung mga bintana, mga pintuan, at saka itong flooring niya po ito. Bali po, tatabunan po hanggang dito, dito sa beam, tapos saka mag-flooring. Yan po, ito po yung pintuan sa right side, at yan naman yung pintuan sa left side. Ito po yung magiging stage. Ayan po. Inuulit ko po ang size po nitong floor area ng nitong building ay 8 meters by 16 meters. Ayan po. Nilagyan na din po ng bakod dito sa bandang right side para pag nag-backfilling po o nagtinabunan po ng lupa ay hindi po pupunta sa kabilang lot o yung kapitbahay na lot yung itatabo, ibabackfill. Yan po. Hanggang dito, diyan po kasi ito, yun po ay dito, diyan po ikakabit yung kuryente. Yan, ito po yung bakod niya. Diyan, ito po yung bandang right side. Medyo mataas po yung tatabunan. Mga 1 meter po hanggang dito. Dito sa my beam. Yan po. Yan po yung
kasalukuyang status ng ipinapatayo naming worship house. Nakakatuwa po na pakonti-konti sa biyaya ng Diyos, sa mga tulong ng mga nagmamahal sa Panginoon, ay matatapos din po ito. So, muli, sa Diyos ang papuri at pasasalamat sa pamamagitan ng paggamit niya sa kanyang mga anak na faithful at nagmamahal sa kanya. At siguro po medyo malaki sa mga susunod na buwan, malaki-laki na din yung maiipon namin mula sa aming mga tithes and offerings, dahil po yung bago po naming pastor ay sinabi niya na hindi muna niya kukunin yung sweldo niya para makatulong siya dito sa pagpapatayo ng aming bahay sambahan. So, talagang ang Diyos ay gumagawa ng paraan upang tugunan ang pangangailangan ng aming worship house. Yan po, mga kababayan. Dito sa bandang likuran, mga kababayan, dito naman ipapatayo yung pastoral house at saka yung magiging place ng mga bata pag Linggo. Yan, mga ang plano po, nakaplano na naman kahit walang pera, ay gagawing 2 stories. Yan po. Dito po siya banda. At meron pa pong dito sa left side ay meron pong allowance pa na 2 meters. Hanggang dito na lamang, mga kababayan, ang aking video sa araw na ito. Muli, maraming salamat po sa inyo pong panunood. God bless!